Selamat Pilipinas! Uso! Selamat Pilipinas! Uso! Ay, buhay. Ba. Magandang buhay sa inyo, mga kabarangay. Yan lang kami nakapag-vlog. Seatbelt ka ba? Nananaba ka? Yan. Parang hindi mo ako amo, ah. Balito na lang kaya ng tali. Ang may ticket. Ticket ng loto. Napirmahan ko na yun, oh. Hindi mo nakita. Bilis mo pagdating sa pera. Pinirmahan ko na, in case... Wala naman nanali yan. Free play lang. Tsaka isang... Hindi panalo pa rin, kaysa wala. Ayun, kung may pera ka, bili ka na. Ikaw, ang mga dialogue mo ngayon, mga paawa, no? Saan mo natutunan yan? Natutunan ka na. Pagdating sa budget, marami na akong natutunan sa'yo. Lagi ka nga, no? Kung may pera ka, bili mo na. Paawa? Natutunan mo ngayon kung may pera ka. Eh kung wala, anong gagawin ko? Bakit ikaw ba tinatanong ko? Ba, sino kausap mo? Dalawa lang tayo. Sarili ko. Iba ka, ha? Ano ba yan mga yan? Basta tingnan mo pagkakaperahan. Dinuburot mo naman yung gastos, mga discount sa may... Basta... malapit na mga kabarangay, ang raffle. Basta ang cut-off nito, balas 10 ng gabi, ng August 30. Magla-livestream tayo ng August 31, ng alas 12. Para makita nyo rin ang live yung magbubunutin kung sinong maswerte. At tulad ng nasabi ko, inuulit ko, basta mag-comment lang ng mabuhay ka, Provincianong Canadian, saka mag-subscribe kayo kay Jopper at kay Louie TV Kapanalig. At the same time, sa amin din. Alam mo na. Tapos lahat ay pwede subali, pati yung mga nasa abroad. Pag nabunot kayo, wala naman na nakakalam kung sino maswerte dyan eh. Kung pag nabunot yung mga nasa abroad, just send your official recipient at bahala si Kapitana ako ang mag-sesend sa Pilipinas kung sino man yung recipient niya. Mag-comment tayo, pwede ako mag-comment. Mabuhay ka, Provincianong Canadian. Baka ikaw na manalo. Yuk lang. Luto ba yan? Hindi ah. Abulin nyo sa DTI. Ang muna ko yan. Sanda ng kalsado. Yeah, dapat sana all. Ba, gusto mo rin maging kalsada? Dadaanan ka rin sa sakyan mo pa. Sana all. Han, sabi ko sana all maganda yung daanan. Pati dun sa atin. Ikaw minsan hindi kita maintindihan kung asawa mo ba talaga ako eh. Ba, isin ka nag-iisa ka sa buka? Ganyan ka na maglambing ngayon, Han. Gusto ko eh, maging masaya ka lang. Ay, alam mo kung paano ako magiging masaya. Ayan na naman. Alam mo ang mga kahinaan ko. Ganda ng krusada. No, sabay ganun. Ibang usapan agad. Parating na naman yung isla. Eh, ito na naman. Nawawala ako sa kondisyon pag parating ang isla. Lalaklak na naman tayo ng Epica Cento oil. Ito ang buhay ko dito. Kape, bago pumasok sa trabaho. Wow, ikaw na. Pati pambili ng kape, wala. Awak ni Kapitana. Siyempre, pangyawak ng makate. Anong makate pinasasabi mo? Ano ang tatrabaho sa bilas? Sa mga ka? Oh, siyempre. Oh, tatlo yung chance natin manaluhan. Ha? Kasi tatlo. Malalaki kayo, malalang tayo loto para maaaring tayo matulungan. Magsalita ka, Kapitana. Nakikinig ako. Barangay tanod lang nagsasalita. Ano ka ba? Ganun talaga ang mga leader. Nakikinig ka mo. Bago ko pumasok. Oo. Ay, sa dakdaka ng dakdak, dadakdak din ako. Para din palang gera yan. Tulak ka ng tulak sa mga tahuan mo.
Asa totoo lang, ha? Hindi namin iniisip na magiging vlogger kami. Alam mo yung kwento ng probinsyanong Karadya na to? Chicharon lang, kaya meron kaming vlog na chicharon. Kasi hindi nga namin makasikaso yung nagbebenta ng chicharon kasi nga dahil nagtatrabaho. Kaya binilag ko, tinuruan ko kung paano po magluto ng chicharon. Oo, kasi ang daming umu-order, hindi na namin kaya dahil may trabaho ako, may trabaho din si Kupitan. Saka yung, siyempre, bebenta mo ng chicharon sa pagmamadali. Hindi nga ako kumikibo, matigas naman. Kaya pag nasasalubong mo yung binentahan mo, nakasimangot. Matigas yung chicharon na binenta mo. At isa pa rito, hindi nga naman lumano pag nadaanan mo. Hindi ka tinitignan, pero sabi niya, kapal! Sabi niya, iba ka! Binenta mo ng chicharon na matigas, kumita ka lang. Kaya hanggang sa nagtuloy-tuloy na, naging mag-vlogger na. Para mapasaya kayo. Kaya sa mga aspiring vlogger dyan, huwag kayong sumuko. Basta laban lang ng laban. Masaya na. Ang hirap na nga ng buhay, ang mahal ng kilo ng bigas. Wala sa dami ng uploading niya. Ang number one dyan, paano mo makuha, paano maging interesado yung mga viewers o mga followers mo. Kahit kadami yung mga in-upload mo, kundi naman pinapanood, useless. So mas maganda na talagang pulido siya bago niya i-upload. I'm not a professional vlogger, pero ako nanonood din para ma-appreciate ko yung ginagawa nila. Oo nga. Baka mga yan, napapasarap yung tapak mo, 16 na pala yung ano mo. Nerviosa ka na sa bayan. Ay, bakit ikaw ibabayad ko, ano, okay lang. Paano mong pinipilit? Gusto mo na ako mawala sa buhay mo? Hindi naman. Pinipilit mo ako ibabayad mo. Ayaw nga akong tanggapin ng polis. Malakas na akong kumain. Ano ka ba? Hindi ko na lang kumain din. Maingay ka. Ang masakit pa, sabi ng polis na. Malakas na kumain. Nag-request pa ng ulam. Oo. Oh. Hindi pa yosi pa. Natanggapin ka ba? Medyo pasok na ako nito. Nakikiramay pala kami sa pagkawala ng batang vlog, bata niya pa. Pero alam naman natin, mga kabarangay na hambuhay, hiram lamang. Hiram natin sa Panginoon. Ang importante, hindi importante yung maiksi yung buhay na pinahiram o mahaba. Ang importante rito, yung paano mo gamitin yung pinahiram ng Panginoon na buhay. Although bata siyang nawala, maiksi man ang buhay na pinahiram ng Panginoon, pero ginamit niya sa tama, marami siyang napasaya, milyon-milyon. Kaya nakikiramay po kami sa pamilya ni God bless po. Dito na ako man. Pasok na ako. Papasok na ako. Si ma'am si maiwan sa bahay na naman. Apat na araw na. Love you.